Minsan, nagtatanong tayo kung bakit. Bakit ako nasasaktan? Bakit ako naiiwan? Bakit ako mag-isa? Bakit ko to ginagawa? At ang pinakamabigat, bakit ako nabubuhay? Ako po si Mary Ann Anguluan. Ako po yung mother ni Dane. Si Dane po ay 10 years old. Siya po ay may cerebral palsy, hemiplegia, intellectual, orthopedic disability po. Pinanganak po siya sa probinsya. Hindi ko naman po kasi akalain na mapapanak din po ako kagad. Siya po ay premature 7 months. 7 months po nung pinanganak ko po si Dane. Sa mas bati po siya. Pero hindi ko po agad nalaman kasi mahirap po yung ano eh, yung mga hospital noon kasi 2012 hindi pa po kumpleto yung mga gamit dun sa hospital, lalo-lalo po probinsya pa po yun. Tapos nalaman po namin siguro magto 2 years old po siya, hindi pa po siya nakakalakad kasi noon parang nakikita namin na wala pa po yung development sa kanya. Marunong po siyang gumapang pero hindi po namin siya nakikita na nag-a-attempt po siyang maglakad. Si Dane kasi marami po kasing labas-pasok po kami sa ospital kasi lagi po siya nagkaka-pneumonia. Madali po siyang magkasakit, lalo po mahina po yung baga niya. At meron din po kasi siyang hika. Kaya yung hika niya lalo pong nagiging trigger pag may ubo po siya tsaka may sipon. Masaya kami kasi binigay sa akin si Kuya Dane. Si Kuya Dane, siya yung panganay ko. Although, wala na siyang papa, wala na silang papa. Bali yung andito ngayon, yun po yung stepfather po nila. Yun po. Lahat po kami sa bahay, masaya po kasi nagbibigay po ng ngiti si Kuya sa amin. Tsaka, siya po yung lakas ko. Yun po. Gusto po na, ano, na makalakad po siya. Kasi matalino po siyang bata eh. Mahilig po siya kumanta, mahilig po siya maglaro ng basketball. Naglalaro po siya kahit ano, nakaluhod po siya, naglalakad siya na nakaluhod. Malambing po siya, tsaka masayahing bata po siya. Hello po, magandang hapon. Ako po si Vilma Galguera at ang aking warrior ay si Christian Galguera. 5 months old nung nalaman ko na ano, may problema siya kasi napapansin ko wala siyang head control. 5 months old na siya. Tapos nagtanong ako doon sa pedya namin sa may ano, sa may Tondo Medical Center. Ang sabi kasi may mga batang kagaya niya na ano, yung hindi talaga nade-develop agad yung sa neck. Adi okay lang sana. Aso ng mga 7 months, parang doon sa paliwanag. So, nag-seek ako ng ibang medical advice. Nakarating ako sa ano, PCMC. Doon po namin nalaman na cerebral palsy yung case niya. Kasi nga, ano, kala ko, hindi na ako magkakaanak. Siya na lang. Kasi nga, late ako nag-asawa eh. Okay sana nung una. Okay naman kami mag-asawa. Pero nung naging 3 na yung baby namin kasi nagkaroon ng mga problema. Natuto siyang magbisyo, iba't ibang bisyo, tapos ang babae pa siya. Kaya nung ano, nabundis ako ng pang-apat, naghiwalay kami. After now, single parent ako. Layo kang nawiiyak, kaya ayoko talaga ni mahi-interview, sorry po. Apa, alam naman ng mga kasama ko kung ano talaga yung ano, case namin mag-iina. Apat kasi sila, sobrang hirap. Thank you. Ano po yung pinakamasaya naman kung naranasan mo? Siguro yung pinakamasaya para sa akin, yung nakaya ko yung mga problema kahit pala sobrang dami. Basta ano, kasama mo sa dasal lagi yung pamilya mo. Ano, parang lumalakas ako. Yun nga lang, lumakas nga ako, lumaki rin yung katawan ko. Kasi payat ako dati. Siguro dahil sa stress na binibigay ng husband ko.
ang payat ko nung nagsasama pa kami. Pero nung nahiwalay ako sa kanya, naging stress eater, reliever ko kasi yung pagkain na lang. Para ano, doon ako lumalakas. So, sila rin, pag nakikita ko kasi ngumingiti sila, tsaka naibibigay ko yung mga needs nila kahit walang help ni hubby, okay na rin. Yun lang. Si Christian, pinakamasayang memory ko lagi dito yung kapag ngumingiti siya pag uuwi ako. Kasi nga, ano, doon nawawala yung pagod ko kahit ang dami-dami kong ginagawa. Sa totoo lang, bago ako nakarating dito, nagda-drive pa ako ng e-bike kasi ano eh, ako kinuha akong driver ng e-bike para makarating sa Divisoria, sa Palengke. Do, yung sabi ko nga, ila, baka hindi ako umabot sa event kasi nga 1 PM, tapos nagda-drive pa ako galing akong Divisoria. Kaya ako pinaka-lake, although ako yung pinakamalapit dito. Yung dahilan kung bakit hindi ako sumusuko, yung mga batang to. Kasi talagang kailangan nila ako lagi eh. Tapos, siguro, ano, isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumusuko, yung pangarap ko na imataguyod silang lahat ng maayos, yung maibigay ko talaga yung mga pangangailangan nila. Kaya kahit anong trabaho, kaya lang, kahit hindi kaya. Ang dahilan ko kasi, alam ko may pag-asa pa na makalakad si Kuya. Mahirap pero hindi po ako susuko. Ako po yung magiging paa tsaka kamay niya habang hindi pa po siya nakakalakad. Sobra-sobra po yung pagmamahal ko sa kanya. Yun nga po eh, ang gusto ko kung mawawala ako, gusto ko kasama po siya. Kasi ayoko po na makikita siya na nahihirapan. Kasi simula po noon, ako na po yung nag-alaga sa kanya simula po nung pinanganak ko po siya. Hanggang sa ito, malaki na po siya kahit medyo makulit na po siya. Mahal na mahal po namin siya. Lahat tayo ay may dahilan. Maaring nakakalito ang proseso, masakit ang daan papunta sa paroroonan, at lahat ng di pwede ang sasagabal sa'yo. Ngunit natutunan ko sa maliit na yugto ng aking paglakbay na di mawalan ng pag-asa sa pangarap ng kinabukasan. Na huwag sumuko kahit anong layo ng aking nais marating. Natutunan ko na magpasalamat at maging bukas palad sa parehong pagtulong at pagtanggap. Sa huli, bibigyan ka ng Diyos ng higit na lakas, pasensya at paninindigan na maaaring gawing posible ang imposible. Madali tayong makalimot sa mga kapatid nating nasasaktan sa kanilang paglakbay sa mundo dahil sa sarili nating pag-inda ng sakit. Ngunit sana hayaan mo na libutan ka ng wagas na pag-ibig kahit pagaano masakit minsan. Damayan at sabayan natin ang isa't isa lumakad. Ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling sa Kanya. Kaya kapit lang. Dahil lahat tayo ay may dahilan. Dahilan magmahal ng tunay at lubos sa buhay na ito at makalawa.
Thank you.